guys, welcome back to my channel again. Dito lang po yan sa Trade Coins channel ko na to guys. Kung bago pa lang kayo guys sa channel ko na to guys, huwag nyo na kalimutan mag-subscribe. Click nyo lang yung bell para ma-update po kayo sa mga bagong video na pagkakitaan sa internet. Legit po yan at saka mga free or tips po sa mga cryptocurrency kung paano po tayo kita doon ng iba't ibang klase ng cryptocurrency. And guys, kung gusto niyo malaman to na ituturo ko sa inyo, panoorin po ninyo to. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay si Coinbase, kung paano po tingnan yung price tsaka kung paano po bumili ng cryptocurrency kay coins.ph ng mababa o mataas man yan yung cryptocurrency. And guys, panoorin nyo lang ng buo yung video po na to para malaman nyo po kung paano to gagawin. Next, dito muna tayo guys sa coins.ph. Makikita nyo po guys na wala pong laman yan, pero kung gusto nyo bumili tsaka din nyo pa alam yung price ng cryptocurrency na BTC, BCH, XRP or Ethereum. Itong BTC na yan, Bitcoin, tsaka yung BCH, Bitcoin Cash, XRP, Ripple, tsaka yung ETH, Ethereum. Yan, pag hindi nyo alam yung price niyan, yung chart niya, kailangan meron po kayong Coinbase na makikita nyo dun yung mga presyo, every day, week, month, tsaka year. Kasi dito, makikita mo dito, sa coins.ph ay chart lang ng Bitcoin. Chart lang ng Bitcoin yung makikita mo dito. Meron naman siyang day, week, month, saka 6 month. Yan, pero year wala. Yan lang yung makikita mo dito. Yan. Week niya, month, 6 months. Ganyan lang yung mga chart. Hindi mo alam yung chart ng ito nga yung BCH, XRP at saka Ethereum. Hindi mo alam yan. Kaya kung gusto mong bumili ng ganyang cryptocurrency, gusto mong mag-convert, kung may pera ka dito sa peso, pwede mong i-convert yan, ay kailangan alam mo yung presyohan ng mga yan na cryptocurrency. Kailangan po natin ay meron po tayong Coinbase na makikita natin sa chart niya yung mga presyohan tsaka kung tumaas or bumaba yung mga cryptocurrency. Punta na tayo dun sa Coinbase. Dito tayo sa price. Ito yung price ng cryptocurrency ngayon, medyo bumaba. The market is down 1.44% in the past 24 hours. Yun yung makikita mo yung price nito dito. Ito lang naman yung nasa ano, dito mo tayo sa home. Ito lang naman yung nasa coins.ph, yung apat na to. Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash. Depende kung saan yung gusto mong bibilhin dyan na na sakto sa budget mo. Kung gusto mong bumili ng Bitcoin, yan yung bibilin mo. Yung Ethereum, gusto mo yan, yan yung bibilin mo. Depende yan sa taas at baba ng itong mga cryptocurrency. Pero yung itong tatlo na yan, pag tumaas yung Bitcoin, sumusunod lang naman yan dito sila sa presyo ni Bitcoin. Kasi nga si Bitcoin yung pinaka sikat na cryptocurrency sa buong mundo. Dito, tingnan natin yung chart ni Bitcoin. Dito nyo makikita yung hour, day, week, month, year, tsaka all. Ngayong day, ngayong araw, ay yung price niya na tumaas at saka bumaba ay 563,672.25 yung tinaas niya ngayong araw. Tsaka yung binaba naman niya ay 547 yung binaba niya. Kaya makikita mo dito sa negative niya is 1.14% yung negative niya. Kaya medyo pangit yung
Takbo ngayon, kailangan mag-positive yan, magiging green to. Makikita nyo magiging green. Pero kung hindi pa kayo naka-invest or nakabili ng Bitcoin, medyo okay to kasi mababa. Kailangan pababain nyo muna bago kayo bumili. Tingnan natin dito sa mga week or month year. Dito nyo makikita yung taas baba ng price. Ito yung pinakamataas niya, 577. Yung sa week. Tsaka yung pinakamababa, 538. Makikita natin yan. Pwede natin yan o. Pinakamababa kung gusto mo bumili, 538. May date yan. 538, bali, noong 8:26. Itong 2020 lang. Yan niya, 538,699.31. Yan yung gusto mong bumili, yung oras na yan, na kailangan bantayan mo. Na makikita mo dito sa chart. Yan yung oras, sa last dos ng madaling araw nga lang. Pero di mo rin kasi matantya to kung tataas o bababa. Itong chart na to ay makikita mo lang dito yung takbo ng taas at saka baba ng presyo ng itong Bitcoin. Makikita mo naman yung yan, yung sa taas. Yung pinakamataas niya is 577,919. Yan yung pinakamataas niya. Dito naman tayo sa month ay mabot siya ng 607,287.88. Binabot niya. Pero yung binaba naman niya is naging 506 na lang siya. Tingnan natin yung pinakamababa. Mga nasa tingnan natin ma mga July 2. July siya bumaba pala, naging 500. Pero tumas siya noong August 18. Ito nga o, ng alas 2 ng madaling araw. Madaling araw siya tumas. Naging 602. Hindi, 607,000 yung tinas niya. Kaya mas maganda magandun mag-convert agad kasi mas malaki na yung kikitain ng pera mo dun kung nakabili ka ng mura at saka kailangan mo i-pull out ng mas malaki yung pera mo pag magmahal yung presyohan ng Bitcoin. At saka yung year ito, makikita nyo. Year. Ito, bumaba nga. Ito nga yung pinakamababa niya. 196 na lang. Yan yung magandang bumiliin yun. Magandang bumiliin ng Bitcoin. Tapos sa all naman, ito yung pinaka maganda na mag-pull out ng pera nyo. Mag-convert nyo na yan kung may nakabili kayo ng mura. Saka umabot siya ng ganitong price, pwede nyo na siyang pull out kasi mas malaki yung kikitain mo. Ang pera mo na in-invest kay Bitcoin kung buong nakabili ka ng mura. Ito yung pinakamababa niya, naging 2 pesos na lang. Yung price niya. Napakamura kung nakabili tayo niyan. Anong oras ba to? Pakita natin yung oras na yan eh. At mahuli yung ano kasi umagalaw. Yan. Noong 2017 ng alas 8 ng umaga. Yan maganda bumili ng Bitcoin nun. 2 piso na lang.
nakabili tayo niyan, ay sige, milyonaryo na tayo ngayon. Yung 2 pesos mo mapupunta sa 1 million, no? Kung nakabili ka ng mga kahit mga ano lang, mga 100 piso, 100 pesos na Bitcoin, ang laki ng tinubo na ang Bitcoin mo. Ilang million na yun pag nakabili ka ng itong presyo na, no? 2.97 na yan. Kung nakabili ka niyan, sigurado milyonaryo ka na ngayon. Ngayon guys, sa mga ibang cryptocurrency naman, itong si Ethereum, medyo tama lang yung presyo niya, 18,000. Yung XRP naman ay ito, naging 12 na lang. Negative 5 siya, mataas yung negative niya. Tsaka gusto niyo bumili nito, mas mura siya. Mas mura yung cryptocurrency ng XRP kumpara mo sa iba. Sa Bitcoin Cash naman, medyo tama lang, 13. Tsaka ito si Litecoin. Pero wala naman kasi yan sa coins.ph, kaya hindi naman natin mabibili yan. Kung dito sa Coinbase, pwede yan. Pwede tayong bumili, kaso nga lang dito available sa Pilipinas yung Coinbase. Pwede tayong mag-transfer dito ng coin, yung Bitcoin, tapos i-convert natin dito sa Litecoin na yan or Stellar Lumens. Pwede tayong bumili ng Bitcoin na yan. Pero matagal pa yan bago tumaas. Depende po yan sa market din nila. Kaya ganun guys, yung titingnan nyo yung itong price. Kung tataas o bababa, tapos dun kayo bibili sa ano nga yung wallet ng coins.ph, na ano siya, mas malaki yung kikitain nyo na pera. Kung titingnan nyo muna kung bumaba yung presyo. Ito kasi yung pinakamababa yan, yung price ng XRP, yan yung magandang bilhin kasi mababa siya. May posibilidad na tumaas yung price ng XRP pagdating ng mga ilang taon. Kaya kung gusto nyo bumili niyan, depende po yan sa inyo kung gusto nyo bumili. Pero kailangan pababain nyo muna to. Umaba siya ng kahit mga ano lang, 10 o 9 pesos o 8. Diyan, saka dyan ka bumili. Mas mababa pa dyan, pwede, mas okay. Hanggang sa tumaas siya ng mas malaki, at saka malaki yung kikitain mo sa presyo o sa pinakaano mo, tubo mo ng iyong pera sa coins.ph or sa mga itong cryptocurrency. Ngayon guys, hanggang dito na lang yung video ko na to. Sana may natutunan kayo dito sa video ko kung paano po bumili ng cryptocurrency, na titingnan muna natin yung price ng itong Coinbase saka tayo bumili sa coins.ph ng mga cryptocurrency, para malaman natin yung presyohan ng cryptocurrency ngayon. Maraming salamat guys, at sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Click niyo lang yung bell at saka like niyo lang yung video na to para ma-update kayo sa mga bago kong video na pagkakitaan sa internet, mga tip po na kikita tayo ng pera dito sa channel na to, sa Trincoins. Maraming salamat guys, at happy earnings and God bless sa inyo.